Kamusta kayo mga tropa peeps? Andito ngayon si Kuya Nardo nyo sa Feeling Best Trail Alabang. And for today's video, may susubukan tayong pinakabagong action camera na galing sa Akaso. Ito yung Akaso Brave 8. Bago natin i-test dito mga tropa peeps itong Brave 8 sa trail, ipakita ko muna sa inyo kung anong laman nitong box pag pinurchase nyo itong unit, tapos ipasilip ko na rin sa inyo yung mga ilang features nitong Brave 8. Okay, ito na yung box ng Brave 8 at buksan na natin. Actually guys, nabuksan na to ni Kuya Nardo nyo kasi chinarge ko yung battery ng Brave 8. Finul charge natin bago natin subukan dito sa trail. Baka kasi mabitin yung content natin kung sakaling mababa yung level ng battery niya out of the box. So ito lang naman yung laman ng box. Quick start guide yung unang bubungad sa inyo. Ito yung pamunas sa mismong camera, doon sa lente, sa LCD, tapos ito, Velcro strap. Okay, tapos ito, tinanggal ko na sa plastic kasi sinubukan ko din to kung stable siya eh. Ito naman yung handlebar mount. Ito yung ginagamit nyo guys pag i-attach nyo yung action camera nyo sa handlebar mismo ng bike nyo. Tapos ito, marami pang mounts na kasama. Yan yung maganda sa Akaso eh, kasi hindi kanila titipirin sa mga mounts. Ayan, madami. J mounts, parang extension ito. Alas kompleto. Ayan, sa Velcro. Tapos strap ulit. So yun lang yung laman ng nasa box maliban sa unit. Bukod dito sa mga nakita nyo sa box, actually mayroon pang kasamang remote yan. Yan, sineperate ko na dito sa lagayan ko para hindi ako malito pag gagamitin ko itong camera eh. Ito yung remote. Yan, subukan natin mamaya yan. External mic. Tapos yung charger nya. Dalawang battery na 1,550 mAh. Dalawang piraso to guys. Yung isa nakakabit na sa mismong action camera ko. Ayan. Tapos itong charger nya, Type-C siya. Ayan. Tapos sa unit naman tayo. Ayan ito. Ito yung Brave 8. Pasilip ko sa inyo yung mga specs na nakalagay dito sa mismong unit bago natin subukan dito sa trail. Pag pinurchase nyo guys, itong camera na to, may kasama na siyang skeleton frame o skeleton case yung tawag nila dito. Patayin muna natin para makita nyo kung paano siya magbukas. At tuturuan ko na rin kayo kung sakali meron kayo nito, kung saan yung power button. Tanggalin muna natin sa case. Sa gilid makikita nyo yung speaker. Tapos ito yung lagayan ng SD card. Ito yung malapit sa ano, sa lente. Yan. Ito yung SD card. Tapos ito yung charging port at lagayan ito ng external mic. Dito naman tayo sa ibabaw ng unit. Ito yung power button. At ito naman yung record button. Tapos may nakalagay na display. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung purpose niyan. So, open na natin yung unit. Okay, dito muna tayo sa gilid. Ito yung sa gilid naman. Ito yung pinipindot para mapunta ka dito sa front LCD niya. Tapos dito naman sa ilalim, dito naman yung lagayan ng battery. Okay? So, open na natin. So yan, open na siya guys. O, balik tayo dito sa sinasabi ko kanina. Nakalagay dito display. So pag clinic nyo ng isang beses, mamatay yung display. So makakatipid pa kayo ng baterya kung ginawa nyo yan. Tapos sa pag clinic nyo ulit, ayan, babalik. Hindi ibig sabihin nyo nakapatay na yung unit. Basta hindi nyo lang ipipress ng matagal, hindi mamatay yung unit. Press nyo lang ng isang beses at yan, mamatay na yung ano, yung mismong ano niya, LCD niya. At laking tulong yan para makatipid kayo ng battery. Ito namang nasa taas, ito yung record button. So yan, pakita ko sa inyo eh. Yan, pipress ko. So ayan, nagre-record na yan. Ito rin yung gagamitin nyo guys kung sakaling gusto nyong kumuha ng picture. Ito naman yung pinipindot para pumunta ka sa harap na LCD. Isa, dalawa, tatlong button lang. Tapos punta naman tayo sa loob. Ito, mabilis ang ano lang to guys ha. Pagpapakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob. Pag iniswipe nyo pataas, yan, nandito dito yung video settings tsaka photo settings nya.
Yan, nakalagay resolution, stabilization, tapos yung metering niya, tapos yung EV, ISO, white balance, yan ang normal. Napansin ko lang guys, ayan, pwede nyo piliin yung sharpness ng video quality at meron na rin siyang pagpipilian na mode kung normal o vivid yung photo sa video nyo. Then pag iniswipe nyo naman pababa, ito naman yung makikita nyo, yung pinaka settings mismo ng camera. Nandito yung voice control, language standard code, wireless connection, remote, yan, gyroscope. Sa general settings, makikita nyo yung screen brightness, sound, pakadaming mga settings, kayo nang bahalang mag-set kung ano yung mas prepare nyo. Tapos dito rin nakalagay sa taas, ito yung mga shortcut keys ng wifi, tapos voice control, brightness. Sa gilid naman, dito mo makikita kung magre-record ka ng video o kukuha ka ng photos. Yan, i-click mo lang yan, i-swipe mo lang yan pa paganito. Tapos yan, may choices na kung magre-record ka, mag-take ka ng photos, time-lapse, time-lapse photo. So yun yung mga choices niya pag ni-swipe nyo ng paganito. Tapos ito namang button na to, parang same lang din pag ini-swipe nyo yung sa kanina, yung pag ginanon. Pag clinic nyo naman to, yan yung makikita nyo. Record video, parang mas kompleto to eh. Time-lapse, yan, slow-mo, tapos ito may option din sa take picture, yan, time-lapse photo, yan. Nandito yung settings niya. Yung kanina, parang shortcut keys lang eh, yung ito, pag ini-swipe nyo ganyan, ayan, nandiyan din siya. So parang parehas lang din. Pero yun kasi may nakalagay na sa taas ng video tapos photo settings. Ito yung playback kung gusto nyo i-review yung video tsaka yung photos. Pag pinrenes nyo naman tong gitna, nandiyan dyan yung mga resolution. Same lang din nung pag-swipe nyo sa pataas, ito may nakalagay din dyan na resolution. Check naman natin yung weight nitong mismong camera. Kasi napansin ko, napakagaan nyo. Parang saktong-sakto to. Pag ilalagay mo siya sa helmet mount, hindi mo siya mapapansin na meron kang action camera. Ito yung aking timbangan. Yan, para makita lang natin kung gaano nga ba kabigat to. So, nasa grams yung unit natin. Focus ko lang ah. Para mas makita nyo maigi. Yan, okay. Tapos timbangin na natin. Kasama na yung battery guys ah. So, 113.7 grams. Tapos, pagkasama naman itong ano, yung case niya. Magaan naman yung case niya eh. So parang hindi na siguro tumakadagdag ng mas malaking bigat. So pagkasama naman yung case niya, 138. So from 113 to 138. So medyo malaki-laki din yung nadagdag. Pero obviously magaan pa din siya. Tapos dito naman tayo sa remote niya. Nung una medyo nalilito ako dito guys eh, sa remote niya. Kasi pinindot ko lang tong power, tapos hinintay ko lang na mag-connect. So kung bago ko pa lang dito sa Brave 8, ang gagawin mo pala para ma-connect mo, after mo ma-press itong power, ipipress mo na sabay ito. Yan, parang ipipress mo ganyan na sabay para mag-connect. So, yun ang ginawa ko kanina. At so, ipapakita ko lang sa inyo na nakaka-connect na tayo. Naka-on na yung remote natin. So, kukonnect na lang tayo. So, yun, nakaka-connect na tayo guys. Yan, tingnan nyo na lang. Pag-prenes natin tong red, ito yung recording eh. So, yan, nagre-record na siya. Nakikita nyo ba? Ayan, nakikita nyo yung pula sa taas. Ayan, recording na yan. Tapos pag prenes natin yan, ulit stop na. Etong remote na to guys, laking tulong to pag nakamount yung action camera mo sa helmet. Kasi napakahirap nga naman na mag-record dun tsaka mag-stop, diba? Eto, makikita mo naman mismo dito sa monitor nung, ano, nung remote na nag-record siya at nag-stop siya. Ayan, makikita nyo naman. Ayan, recording. Tapos pag prenes nyo ulit, stop na yun. So, ganun lang kasimple. So, yun lang guys. Kung sakaling may hindi tayo nabanggit sa action camera na to, comment down below lang kayo para masagot ni Leonardo yung mga katanungan nyo. Ito, later on, susubukan din natin to. Tapos, ito, dinala natin si Brave 7. Subukan din natin to. Compare natin yung stabilization and video niya. So, yun. Subukan na natin tong Brave 8. 1080p, 30fps, no, walang stabilization. Thank you.
time 1080 30fps pa rin, pero naka-on na yung stabilization niya. Stabilization on. Ayan. A normal stabilization. Guys, ang gamit naman natin ay 1080p tapos 60fps naman, tapos naka normal stabilization tayo. Dito pa rin tayo sa ruta natin. Sunod natin is 2.7K resolution, tapos 30fps, then naka normal stabilization. Subukan natin. Ito pa rin tayo sa ating ruta. Ito yung isa sa mga part kasi ng ExoTrail na talagang medyo malubak. Mga tropips, 4K yung resolution niya, tapos 30fps naka normal stabilization niya. So, dito ulit tayo sa dating ruta natin. Buwan na natin. Ito naman tropips, susubukan naman natin yung internal tsaka itong external mic nitong Akaso. So itong naririnig nyo ngayon ay nanggagaling sa internal mic nitong Akaso Brave 8. Tapos ilalagay naman natin itong external mic nya para makita nyo yung difference ng sound. Okay, i-attach ko lang dito sa gilid. Usually naman, dito naka-clip yan eh. Yan. Hindi yung naka-ganito mismo sa bunganga. So, palagay na natin na naka-clip dito. O yan. Papakinggan niya yung boses ko kung may pinagbago nga ba. Kumpara dito sa internal mic. So, ito ngayon ang gamit natin is yung external mic nitong Akaso Brave 8. So, yan. Sound check. 1, 2, 3. Sound check. 1, 2, 3.
tapos na natin yung pag-test ng Brave 8 dito sa trail. Nakita nyo naman yung stabilization niya, mas upgraded na siya dun sa mas naunang version niya, yung Brave 7. Sa internal mic, mas nag-improve. Medyo tingin ko mas umokay itong external mic, yung sound niya. Medyo nakukulangan lang ako sa bass, pero okay na okay eh. Hindi katulad dati na medyo nagraragargar. Pero ito ngayon, yung external mic nila, mukhang okay naman eh. Decent na yung audio nitong Brave 8 kumpara dun sa Brave 7. Ang nagustuhan ko dito sa Brave 8 yung weight niya, napakagaan. Nakamount siya dito sa helmet. Hindi ko ramdam na may action camera ako eh. Before, nakahiram ako ng GoPro Hero 7, halos same lang sila ng bigat. Kaya napaka-okay na kahit i-mount mo dito sa helmet, hindi mo masyadong ramdam yung bigat niya. At ginamit ko rin dito sa chest mount, napaka-stable niya eh. Dahil mas magaan siya compared dun sa Brave 7 ko. Ito hindi ko masyadong ramdam na umuuga siya eh. Parang wala lang siya dyan. Yun lang yung pakiramdam ko. Okay naman siya sa 1080-30 up to 4K-30. Napansin ko lang yung 2.7, medyo hindi gumagana yung stabilization. I think dun sa reso na yon, meron pang bug yung firmware nito. And hopefully magkaroon sila ng update about sa issue na yan, na hindi gumagana yung stabilization sa 2.7K. Pero the rest naman, from 1080p, 30 up to 4K, okay naman yung stabilization niya. As a Akaso user, ever since nag-start ako sa B50 Pro, tapos B7, yung Brave 7, tapos ito ngayon Brave 8, nakita ko yung unti-unting pag-upgrade nung camera ng Akaso sa image quality, sa audio, sa video quality, tsaka lalong-lalo na sa stabilization. So yan guys, if you have question dito sa content natin about sa Akaso Brave 8, kaya matakot na mag-comment down below at sasagutin ko yan sa abot na aking makakaya. Kita-kits tayo sa mga susunod pa na video. At teka lang guys, ilalagay ko pala sa description kung gusto nyong bumili nitong Brave 8, nandun yung link ng Shopee at Lazada official store nila. So yun guys, ride safe sa inyo and God bless!